Hindi ba niya alam na may nangyaring krimen sa loob mismo ng bahay natin? Matagal ko na itong gustong gawin. Nung unang beses pa lang kitang nakita, gusto na kitang yakapin at halikan. Ano ko ba? Makakahanap ka rin ng boyfriend na mas magugustuhan mo kaysa sa akin. Totoo nga siguro ang sabi nila. Balang araw, mapapagod din ang puso nating masaktan. Dumating nga si Mommy sa point na ayaw na niya. Hindi ko alam kung nawala na ba ang feelings niya para kay Dad o gusto niya lang na i-distract ang sarili niya. Pero noong time na yon, parang gusto ni Mom na bumalik sa kanyang pagkabata. Gusto niyang mag-enjoy at makaramdam ulit ng excitement. Minsan sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga desisyon base sa ating nararamdaman dahil sa sobrang kalungkutan o dahil sa mga pagkukulang natin sa buhay, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin pinag-iisipan. Paano kung sobra-sobra pa sa inaasahan ng kapalit ng mali nating desisyon? Paano kung pati ang mahal natin sa buhay ay madamay sa resulta nito? Magandang araw sa lahat ng listeners namin dito sa Kwentong Takip Silim. Ako po ang inyong lingkod, si Ms. Ann Shua. At narito na naman upang maghandog sa inyo ng kakaibang kwento na magpapataas sa inyong balahibo. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang kwentong ipinadala ni Paolo. Tungkol ito sa naging karanasan ng kanyang ina at kung papaanong naapektuhan nito ang kanyang personal na buhay. Hindi ko na patatagalin pa ang ating paghihintay. Narito na ang kwentong katatakutan na pinamagatang Secret Admirer. Ay, naku. Kahit anong gawin kong pagpapakalunod sa Mahjong, hindi ko pa rin magawang alising sa isip kong pagtataksil ng asawa ko. Alam ko naman na matanda na ako, pero ginagawa ko naman ang lahat para puurungin ang edad ko kahit papaano. Kung ano-anong treatment at surgeries na ang ginawa ko. Kahit ang sakit na ng tusok ng injection sa mukha ko, tinitiis ko. Magmukha lang na mas bata. Pero bakit parang hindi pa rin sapat? Niloloko niya pa rin ako. Sinabi mo pa, pareho lang naman tayo ng problema. At talagang sa mga batang babae sila lumalapit? Para bang isinasampalis sa atin ang katotohanan ng matanda na tayo at hindi nakaakit-akit? Ay, naku, tigil na nga natin to. Naiiyak na naman ako eh. Makamalasin ako sa Mahjong, mga amiga. Wasak na nga yung puso ko, pati ba naman bulsa ko mawawasak din? Yan ang wag na wag niyong hahayaang mangyari. Yung asawa ko, nahuli ko may bago na namang babae. 19 years old. Hindi na nahiya sa edad niyang hayop na yon. Pero naisip ko, pagod na akong ma-stress sa pagiging babaero niya. Hahayaan ko na siya. Ginawa ko ng lahat, wala pa rin eh. Kaya ngayon, hindi ko na siya iisipin. Pero bilang ganti, lulustayin ko ang pera niya. Tama ako, di ba? Kaya wag na kayong ma-stress dyan. Magmadyong na lang tayo. Surprise! Ah! Teka, ano nangyayari? Surprise, mga amiga! Oh, it's my birthday, remember? Kaya sa gabi nito, magpapakasaya tayo. Diyos ko, amiga. Ba't kami talang mga lalaki? Ubat-ubat pa. Mariosipi, bakit nyo kami sinasayawan? Amiga, mga macho dancer ba sila? Mismo! Sa gabi nito, babalik tayo sa ating pagkadalaga. Kakalimutan natin ang mga walang kwenta nating asawa. Magandang gabi, Miss Anne. Pati na rin po sa mga listeners ng inyong YouTube channels na Sityo Bangungot, Sityo Pangil at ang paborito kong Kwentong Takip Silim. Just call me Paolo. 30 years old. Isa po akong US resident pero tubong Maynila po talaga ako. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ay tungkol sa naging karanasan namin ng mommy ko na si Divine.
Matagal na po niyang pinoproblema ang pagiging babaero ni Dad, pero ayaw niya namang sumuko kay Dad. Mahal niya raw kasi talaga ito. Pero totoo nga siguro ang sabi nila. Balang araw, mapapagod din ang puso nating masaktan. Hindi ko alam kung nawala na ba ang feelings niya para kay Dad o gusto niya lang i-distract ang sarili niya. Pero nung time na yon, parang gusto ni Mom na bumalik sa kanyang pagkabata. Mag-enjoy at makaramdam ulit ng excitement. Grabe! Ang saya! Ang daming alak! Tsaka ang hahat ng mga lalaki hindi nila ng amiga natin, ano? Pwede ko kayang itig kung mga isa sa kanila? Oh, Divine! Tumayo ka dyan! Mag-enjoy ka! Akala ko ba, hindi na tayo magpapastress sa mga asawa natin? Then let's have fun! Alam mo, tama ka. Sa gabing to, kakalimutan nating may mga asawa tayo. Tutal, wala naman silang pakialam sa atin, di ba? Miss Anne, noong gabing yon, walang ibang inisip ang mami ko kundi ang magpakasaya at makalimot sa lahat ng sakit. Tumayo siya, sumayaw at nagpakalunod sa alak. Pinaligiran raw siya ng mga macho dancers at tuwang-tuwa naman siyang nakipagsayawan sa mga ito. Ang tagal na raw niyang hindi nakaramdam ng ganoong klaseng excitement. Kaya naman, gumiling siya kasama ang mga ito habang umiinom ng alak. Ilang saglit lang ay nag-excuse muna siya at lumabas. Pumunta raw siya sa may garden para magpahangin. May dala siyang isang baso ng tubig upang kahit papaano'y mahimasmasan siya. Ay, tumatanda na talaga ako. Nakakailang baso pa lang ako pero heto, tipsy na. Ay, Diyos ko, nung kabataan ko, kahit ilang bote ng alak pang inumin ko, hindi ako natutumba. Pero ngayon, ito na ba yung tinatawag nilang signs of aging? At least you're aging gracefully. Teka, ikaw yung isa sa mga macho dancer ah. Did you follow me? Oo. Napansin ko kasi nalasing ka na tapos bigla ka nalang lumabas. Nag-aalala ako baka mapano ka. Anako, iho. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Matanda na ako. I can take care of myself. Ikaw naman, masyado mo namang pinapamukha yung age gap natin. Bakit? Totoo naman ah. Masyado na akong matanda kung ikukumpara sa'yo. Ilang taon ka na ba? 28. Pwes, ako, 48 years old na. Age doesn't matter naman daw sabi nila, di ba? Nagpapakyute ka ba sa akin? Gumagana ba? Unang kita pa lang daw ni Mommy kay Alvin, magaan na ang pakiramdam niya dito. Aaminin niyang nagkaroon siya ng instant attraction sa binata. Maputi at makinis daw ang balat ni Alvin. Mas matangkad din daw ito sa kanya. Brusko at matipuno ang pangangatawan. Para nga itong model kung titingnan, Miss Anne. Pwedeng-pwede itong mag-artista o makakuha ng maraming magandang opportunities sa buhay. Kaya nagtaka raw po si Mommy kung bakit ito nagdesisyong maging isang macho dancer. Bakit ko lang talaga to? Kailangan ko lang ng pera to survive. Iniwan ko kasi yung day job ko para mag-focus sa pagpipinta. Eh ayun, nag-file na yung bills ko kaya kapit sa patalim na rin talaga ako ngayon. Pero pangako ko sa sarili ko, this is the first and last time na gagawin ko ang bagay na to. So, isa ka palang pintor. Interesting. Oo, mula pagkabata ito na talaga yung gusto kong gawin. Iba kasi yung nakukuha kong saya at satisfaction tuwing nakikita ko yung mga obra ko. Ang saya-saya ko pag nagpipinta ako. Ganyan naman talaga ang mga artist na kagaya mo, di ba? Passion nyo talaga ang art.
Kaya, buhay na buhay kayo pag ginagawa niyo ang bagay na gusto niyo. Gusto sana kitang gawing subject sa painting ko. Kung okay lang sa'yo. Ipipinta mo ko? Oo, sana. Hindi mo nga ako kilala, ipipinta mo na ako. Ako si Alvin. Ikaw, anong pangalan mo? Divine. Ayan, magkakilala na tayo. So, papayag ka na bang ipinta ko? You're crazy. Sa hindi raw inaasahang pangyayari, pumayag si Mommy sa gusto nito. Under normal circumstances, wala raw chance na papayag siya sa gusto nitong mangyari, pero dahil wala siya sa kanyang sarili nung gabing yon, mabilis siya nitong napa-oo. Feeling daw ni Mommy ay naging rebellious siya noon. Wala raw siyang pakialam sa logic that time. Ang gusto lang niya ay maging masaya, malaya, at maging reckless. Pero Miss Anne, hindi niya in-expect na ang reckless move niya na yon ang sisira sa buhay ng pamilya namin. At kahit anong gawin niya, hindi niya na ito mababawi. Let's go to my place. Pinapangako ko sa'yo, ikaw ang magiging pinakamagandang obra ko. Exciting! Tinawagan daw ni Mommy ang kanyang driver at sinabing umuwi na ito. Tinext niya rin daw ang kanyang mga amiga at pinalabas na umuwi na siya. Miss Anne, walang ibang naramdaman ang Mommy ko nung time na yon kundi excitement. Para raw siyang dalaga na nagbe-break ng rules. Habang nagmamaneho si Alvin ay masaya lang silang nagkukwentuhan tungkol sa buhay nito bilang isang artist. Napahanga raw siya sa passion nito sa art. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahilig ang mom ko sa singing, pero bigla siyang nagkaroon ng interest dito dahil sa mga kwento ni Alvin. Pagkalipas ng halos 15 minutes na biyahe ay nakarating na raw sila sa inuupahan nitong apartment. Katamtaman lang ang laki noon at simple lang din ang itsura. Bachelor's pad lang daw yon, Miss Anne. May sariling banyo at maliit na kusina. Pagkapasok pa lang daw nila sa loob ay sinalubong na siya ng napakaraming paintings. Pasensya ka na, medyo makalat ha. Maliit lang kasi yung unit ko eh, kaya wala na ako mapaglagyan ng mga paintings ko. Wow! Grabe! Ang dami mo na palang nagawang paintings. Bakit hindi mo ibenta ang mga to para naman mapagkakitaan mo kahit papano? Sinusubukan ko nga eh, pero wala namang bumibili. Mahirap makabenta. Really? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Marami akong kakilalang mahilig sa artworks. Tsaka, hindi tayo mahihirapang ibenta ang mga to. Magaganda ang gawa mo. Salamat. Kapansin-pansin daw po ang dark theme ng mga painting ni Alvin. Iba-iba ang itsura pero sa aura pa lang daw, mabigat na sa pakiramdam. Hindi magaling mag-interpret ng art si Mommy pero ramdam daw niya ang lalim ng pinaghuhugutan ng bawat pinta ni Alvin. Isa sa mga painting niya na kumuha raw ng atensyon ni Mommy ay ang isang mata na sa sobrang laki ay para bang ino-occupy na nito ang buong canvas. Tumutulo daw sa mata ang napakaraming kulay pulang luha. At ang nakapagtataka pa, pulang-pula daw ito na para bang hindi lang isang normal na paint ang ginamit. Para bang totoong dugo talaga ang pinangkulay dito. May tiwala ka ba sa akin? Ha? Anong klaseng tanong naman yan? Tsaka, bakit mo hinahawakan ang balikat ko? Inuulit ko, may tiwala ka ba sa akin? Alvin, anong ginagawa mo? Bakit mo ako inubaran?
I want to paint you naked. Ano? Magtiwala ka lang sa akin. Pangako. Magugustuhan mo to. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kaganda ang sining. Alvin, I don't think this is a good idea. Wala kang dapat ipag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ibinabaan niya raw ang kanyang paningin at nakitang nasa sahig na ang kanyang damit. Hubot-hubad na raw si Mommy Miss Anne. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Para raw kasi siyang na-hypnotize sa boses at titig ni Alvin. Inangat nito ang kanyang mukha at kinaplos ang pisngi niya. Para siyang nalunod sa mga mata nito. Hanggang sa unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Miss Anne, matagal nang hindi nahahalikan ng daddy ko si Mommy. Kaya naman, nung hinalikan daw siya ni Alvin, pakiramdam niya ay siya ang pinakamaganda at pinaka-espesyal na babae sa buong mundo. Naramdaman niyang hinawakan ng matigas nitong kamay ang kanyang pangupo. Binuhat daw siya ni Alvin at ipinagsak sa kama. Ilang saglit lang ay nasa ibabaw na ito ng kanyang katawan. Kita raw niya kung paano nito hinubad ang suot na shirt at talaga namang namangha siya sa ganda ng katawan nito. May asawa ko. Iniisip mo ba talaga yan? Kasi kung oo, hindi ka sasama sa akin, di ba? Alvin, kinakabahan ako. Akong bahala sa'yo. Pasisiyahin kita. Sa gabing yun mismo ay may nangyari kina Mommy at Alvin. Tuwang-tuwa raw si Mommy noon. Walang kaalam-alam sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos raw ng pinagsaluhan nilang dalawa ay nakatulog si Mommy. Hindi siya sigurado kung gaano katagal siyang tulog, basta't nung nagising siya, nakita daw niyang nakatayo si Alvin. Hubad ang pangitaas at busy sa pagpe-prepare ng kanyang painting materials. Nakatalikod ito mula sa kanya at halatang nakatuon ang atensyon sa ginagawa. Bakit ka? May dalang patalim. Oh, gising ka na pala. Ano ginagawa mo? Huwag kang matakot. Itong hawak kong patalim ay gagamitin ko sa paglikha ng isang obra maestra. Pero, bakit mo kailangan gumamit ng patalim eh? Magpipinta ka lang naman. Ihahalo natin ang dugo mo upang maging mas realistic ang ipipinta ko. Ano? Nababaliw ka ba? Please calm down. Hindi mo kailangang matakot. I know, weird pakinggan pero parte ito ng creative process ko. Hindi kita maintindihan. Mahirap talagang intindihin ang creative process ng isang artist na kagaya ko. Kailangan mo lang talagang magtiwala. Alam kong kakakilala lang natin pero siguro naman kahit papano ay napatunayan ko ng sarili ko sa'yo. Hindi ako masamang tao. Hindi ko alam. Mas nagiging buhay ang artwork pag hinahaluan ng dugo. I know it sounds weird. But you'd know what I mean once matapos ko nang ipipinta ko. Miss Anne, muli ay parang na-hypnotize na naman si Mommy. Para daw siyang nalulunod sa boses at titig ni Alvin. Huli na nung na-realize niyang napauo na naman pala siya nito. Inabot daw ni Alvin ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay dahan-dahang hiniwa ang kanyang hinlalaki. Pumatak ang dugo mula roon at nakita niya kung paanong humalo ang sarili niyang dugo sa paint na dala ni Alvin. Napapikit siya sa naramdamang hapdi dulot ng sugat sa kanyang daliri. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay nagkatitigan silang dalawa. Kinagat nito ang labi at ninisihan siya.
Alvin. Handa ka na ba sa aking obra maestra? Kailangan ba nakahubad ako habang ipinipinta mo? Eh, di ba? Mukha ko pa lang naman ang ipinipaint mo ngayon. Gusto ko pa rin makita kang nakahubad. Mas nagkakaroon ako ng inspirasyon. Pinubola mo na naman ako. Ilang araw na to, kailan ba ito matatapos? Excited ka na bang makita ang obra ko? Oo naman. Kahit kailan, hindi ko naisip na may magpipinta sa akin. At nakahubad pa talaga, ha? Bakit? Hindi ka ba talaga nagagandahan sa sarili mo? Kasi ako, gandang-ganda ako sa'yo. Sinasabi mo lang yan kasi pinabayaran kita to keep me company. Posibleng magkagusto ang isang gwapo at batang lalaki na tulad mo sa isang matandang babae na kagaya ko. Baka nga matrona ang tingin mo sa akin. Hindi totoo yan. Walang kaalam-alam ang mga amiga kong nagiging kagaya na pala nila ako. Isang sugar mommy. At ang asawa ko, wala siyang kaalam-alam na ginagawa ko na rin palang ginagawa niya. Kung kaya niyang mangaliwa, kaya ko rin. Hindi lang ito tungkol sa pera, Divine. Totoong nagugustuhan na talaga kita. Alam kong mahirap paniwalaan pero ito ang totoo. Alvin, please. Hindi mo ko kailangang paniwalain. Gusto kita. Nagagandahan ako sa'yo. Wala akong pakialam kung anong tingin ng asawa mo sa'yo. Basta para sa akin, isa kang espesyal na babae. Salamat. Hindi raw namanaya ni Mommy na dala na naman ni Alvin ang patalim nito. At bigla na lang daw nitong sinugatan ang kanyang daliri at hinalo sa paint na dala nito. Sa inang araw na pagpinta nito sa kanya, lagi daw siya nitong sinusugatan. Miss Anne, hindi raw comfortable si Mommy sa ginagawa ni Alvin pero nagawa siya nitong paniwalain na parte raw talaga ng creative process nito na sugatan siya. Gusto na raw sana itong itigil ni Mommy pero hindi niya ito magawang sabihin kay Alvin. Natatakot daw kasi siya na baka ma-offend ito at iwan siya. At sa point na yon, parang nagiging emotionally dependent na raw siya dito. Si Alvin lang daw kasi ang nagpaparamdam sa kanya na maganda siya. Attractive and desirable. Kung alam mo lang kung gaano kaganda tignan ang ipinipinta ko. Buhay na buhay ito dahil sa dugo mo. Pulang-pula. Pwede ko bang makita? Hindi pa sa ngayon. Konting tiis na lang. Malapit na tong matapos. Totoo ang sinasabi ko. Natagpuan raw ang bangkay ng amiga nating si Beverly sa isang motel. Pero ang nakakatakot, wak-wak ang katawan niya. Halos wala nang araw na tira sa lamang loob niya. Dilat na dilat ang mga mata niya at naliligo sa sariling dugo. Akala ko ba kasama niya yung nobyo niyang callboy? Kung ganun, posibleng pinatay siya ng mismong nobyo niya? Ano naman kaya ang motibo nito? Eh, ang alam ko, galante naman si Beverly dito. Hindi tayo sigurado sa pagkatao ng nobyo niya. Marami kasi ang naniniwala na baka may lahing aswang raw ito. Lahing aswang? Ano ba naman kayo? 2016 na? Nagpapaniwala pa rin kayo sa mga aswang. Eh, paano mo ipapaliwanag yung brutal na pagkamatay ng amiga natin? Hindi ba't aswang lang ang may kayang gumawa ng ganun na katiribleng pagpatay? Kaya tayo, magdoble ingat tayo mga amiga. Yung mga macho dancer na nakilala natin, huwag na tayong makikipaglapit sa kanila. Hindi natin alam kung sino sa kanilang pumatay kay Beverly.
Diyos ko, ayoko magaya tayo sa amiga natin. Miss Anne, nakaramdam daw ng takot at kaba si Mommy noon. May point naman kasi ang mga kaibigan niya. Hindi sila dapat basta-bastang nagtitiwala sa kahit kanino. Pero naisip din niya na imposibleng may gawing masama si Alvin sa kanya. Kasi kung masamang tao ito, edi sana matagal na siya nitong sinaktan. Imposible raw na may kinalaman si Alvin sa pagkamatay ng kaibigan niya. Hindi raw ito kriminal. Higit sa lahat, may tiwala siya kay Alvin dahil alam niyang mabuting tao ito. Mas lalo pa raw siyang na-convince sa kabutihan ni Alvin dahil sa sinabi nito kinabukasan. Ano ka ba? Hindi mo kailangan magtrabaho para sa akin. Pinibigyan kita ng pera dahil gusto kong tulungan ka. Isa pa, bayad na rin to sa pagpinta mo sa akin. Naniniwala kasi ako na dapat ay makompensate ang efforts na ginagawa ng mga artist na katulad mo. Maski na, nakakahiya pa rin. Kaya mas mabuti sana kung may maibibigay kang trabaho para sa akin. Hindi na kasi ako komportable na tumanggap ng pera mo nang walang ginagawa eh. Ay, sige. Kung mapilit ka talaga, pwede kitang gawing personal driver ko. Palalabasin na lang natin na inirekomenda ka ng isa sa mga amiga ko. Hindi ba magtataka yung asawa mo? Wala naman yung pakialam sa akin. At wala rin siyang pakialam kung anong gusto kong gawin. Hindi ko nga siya pinakikialaman sa pangangaliwa niya eh. Ayoko lang magkaroon ng gulo dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Miss Anne, kinuha nga ni Mommy si Alvin bilang driver niya. Pinalabas nila na nirecommend ito ng kakilala niya. Napansin daw ng mga katulong ang kakaibang closeness nilang dalawa pero syempre, hanggang bulong-bulungan lang sila. Hindi sila pwedeng makialam dahil ayaw din naman nilang mawala ng trabaho. Isa pa, hindi na raw parte ng trabaho nila ang personal na buhay ng kanilang amo. Nagpatuloy ang affair ni Mommy kay Alvin. Palihin pa rin silang pumupunta sa apartment ng binata upang ipagpatuloy ang pinipaint nito. At sa bawat pagkakataon ay may sexual na nangyayari sa kanila. Habang tumatagal daw ay mas naa-attach si Mommy kay Alvin to the point na nakadepende na sa binata ang kanyang mood. Ito na ang naging source of happiness niya at wala na siyang pakialam sa kahit na ano o sino. Ang hindi niya alam, isang malaking delubyo ang darating na dala ng lalaking kinahuhumalingan niya. Anak, welcome back! Namiss kita! Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin eh. Magtatampo na sana ako. Si Mami talaga oh. Pwede ba namang hindi ako magpakita sa inyo? Siyempre, miss na miss ko na rin kayo. Grabe, ang gwapo talaga ni Sir Paolo. Ang tagal ko siyang hindi nakita sa personal eh. Parang mas gumwapo yata siya ngayon. Ay, nakakakilig. Sino ba siya? Ah, si Sir Paolo lang naman ang nag-iisang anak na lalaki ni Ma'am Divine. 5 years ago, na-promote siya sa trabaho at inassign sa main office nila sa Amerika. Ang kaling kasi talaga ni Sir, bukod sa kwapo at mabait, sobrang talino pa. Kaya nga, crush na crush ko yun eh. Ah, ganun ba? Oo, may mga kapatid din siya sa ibang bansa. Pero sa kanilang lahat, si Sir Paolo ang pinakamabait. Hindi siya yung tumuturing na katulong sa amin, kundi bilang kaibigan talaga. Friends pa nga kami sa Facebook eh. Nilalike niya yung mga picture ko. Minsan, napapaisip ako, hindi kaya may crush din sa akin si Sir? Ay, naku Alvin, ang hirap maging maganda. Kaya ikaw ha, huwag kang magkakakrush sa akin. Ang pugi mo pa naman, baka hindi ako makapagtimpi. Ay, naku Sally, hindi ka pa rin pala nagbabago. Ang lakas mo pa rin tumawa. Sir Paolo! Welcome back to the Philippines! Namiss ko kayo! Namiss ko rin ang kakulitan mo.
Iho, ito nga pala ang bago kong driver, si Alvin. Hello, nice to meet you, Alvin. Nice to meet you din po, Sir Paolo. Paolo na lang. I think halos magkasing edad lang naman tayo. Miss Anne, ako po yung tipo ng tao na naniniwala sa instinct at first impression. Kaya naman po nung unang kita ko pa lang kay Alvin, may napansin na akong kakaiba sa kanya. Hindi ko nga lang ma-explain kung ano yon. Nang mag-handshake naman kami ay bumigat ang pakiramdam ko. Unusual po ang mahigpit niyang paghawak sa kamay ko at ang tagal niya po itong binitiwan. Sobrang bigat din ang titig niya. Bahagya na lang akong tumawa at sinubukang itago ang uneasiness na nararamdaman ko dahil ayokong maka-offend. Matagal pa bang matapos ang painting? Kanina pa ako nakaupo dito nang nakahubad. Nilalamit na ako dito eh. Alam mo namang may edad na ako. Steady ka lang. Baka pwedeng bukas naman. Pagod na ako eh. Just give me 5 more minutes. 5 minutes lang ah? O sige. Kundi ka lang talaga malakas sa akin eh. Nga pala. Hindi mo naikwento sa akin na may anak ka palang lalaki sa Amerika? Ah, oo. Si Paolo. Sobrang saya ko nga na umuwi siya para magbakasyon. Hindi ko lang siya naikwento sa'yo kasi hindi naman natin pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya ko. Sa bagay, mukhang mabait siya. Sinabi mo pa. Minsan nga eh, sumusobra na rin ang kabutihan ng anak kong yon. Magkwento ka naman tungkol sa kanya. Anong mga gusto at ayaw niya? Kano katagal siya magbabakasyon dito? Ayon sa kwento ni Mommy, ang dami daw tanong ni Alvin tungkol sa akin noong gabing yon. Para bang sobrang curious daw ito sa akin. Medyo na weirdohan daw si Mommy pero hindi na lang niya pinansin. Inisip na lang daw niya na baka gusto lang daw nitong makipag-small talk at walang ibig sabihin ang curiosity nito sa akin. Pero mali siya. Dapat daw pala ay nagduda na siya. Sa simula pa lang. Ang gwapo-gwapo niyo talaga, sir. Diyos ko, sana magkajowa ako ng gaya niyo. Binubola mo na naman ako sa Ali. Tsaka ano ko ba, makakahanap ka rin ng boyfriend na mas magugustuhan mo kaysa sa akin. Imposible yan, sir. Masyado nang mataas ang standards ko dahil sa inyo. Kaya kasalanan niyo pag namatay akong single. Oh, Alvin, andiyan ka na pala. Lagot ka, Sally. Ang sama ng tingin ni Alvin sa'yo. Naiinis na yan sa kalandian mo. Hindi po. May malalim na iniisip lang. Baka naman nagsiselos ka, Alvin, ha? Huwag ka mag-alala. Nagugwapuhan pa rin ako sa'yo. Crush pa rin kita. Grabe ka, Sally. Wala ka talagang patawad. Dinaan ko na lang po sa biro, Miss Anne, pero ang totoo, mas lalo na po talaga akong naghinala kay Alvin nung time na yon. Hindi po ako naniwala na may malalim lang siyang iniisip. Kitang-kita ko kasi na masama ang titig niya kay Sally. Para bang galit na galit siya dito. Nakakuyom pa nga ang mga palad nito na para bang nagtitimpi lang ng galit. Ang hindi ko alam, simula na pala yon ang kalbaryo sa buhay namin. Dahil kinabukasan. Oh, Diyos ko! Paano ito nangyari? Sally! Sino may gawa nito sa'yo? Ma'am, hayaan na muna natin ang mga polis na mag-investigate. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa kanya, iho. Nakita ko mismo ang itsura niya. Duguan, nakabulagta ang mata. Bukas ang bibig at wakwak ang kanyang katawan. Halos walang natira sa kanyang lamang loob.
Ma'am, please, calm down. Pumunta muna tayo sa kwarto mo. Asan ang dad mo? Hindi pa rin ba umuwi? Hindi ba niya alam na may nangyaring krimen sa loob mismo ng bahay natin? Tinawagan ko na si Dad. He's actually on his way na. Iyo, paano kung may nakapasok na aswang sa bahay natin? Ma'am, please, walang aswang. Huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Hintayin na lang natin ang resulta ng investigasyon. Ganitong ganito yung nangyari sa amiga ko, iyo. Pinatay rin siya ng aswang. Alam kong wala nang masyadong naniniwala sa existence ng mga aswang sa panahon ngayon, pero totoo sila. At malakas ang kutob ko na isang aswang ang pumatay kay Sally. Walang ordinaryong tao ang kayang gumawa ng ganyang klaseng karumal-dumal na krimen. Miss Anne, nahirapang mag-investigate ang mga pulis dahil wala silang makuhang CCTV footage sa mismong araw at oras na yon. Hindi namin alam kung paano ito nangyari. Para bang planado talaga ang pagpatay kay Sally. Mas lalo lang din pong tumindi ang hinala ni Mommy na may aswangang pumatay kay Sally. Pero ayaw naming maniwala ni Daddy. Sinubukan namin siyang i-convince na mali siya pero ayaw niyang maniwala. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang maniwala sa akin. May basehan naman kung bakit naniniwala akong... Pinatay ng aswang si Sally? Hindi mo naman siguro masisisi yung mag-ama mo kung bakit nahihirapan silang maniwala sa'yo. Pati ba ikaw? Hindi ka rin naniniwala sa akin? Hindi na mahalaga kung ano yung paniniwalaan ko. Ang mahalaga, malaman natin yung totoo para mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Sally. Kawawang Sally. Anyway, I'm not really in the mood para ipinta mo ako ngayon. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Gawin na natin ngayon. Sayang, malapit na din tayong matapos. Palagi mo namang sinasabi yan eh. Pero parang hindi naman matapos-tapos yung pinipinta mo. Trust me, malapit na talaga. O sige, basta hindi ako pwedeng magtagal na yon, ha? Magiging busy ako sa susunod na araw. Bakit? Anong gagawin mo? Susunod kasi dito ang girlfriend ni Paolo. First time namin siyang makikita kaya gusto kong gawing extra special ang pagdating niya. May girlfriend na pala si Paolo? Oo, si Vanessa. Amali, hindi lang pala girlfriend kundi fiancé niya. Nakausap ko na siya sa video call. And she's a decent young woman. Napakaganda at matalino rin, kagaya ng anak ko. Sobrang bait pa. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit na-inlove sa kanya si Paolo. Aray! Alvin, ano ba? Sorry. Habang nagsasalita si Mommy, ay hindi raw niya namalayang may dala na palang kutsilyo si Alvin. Pero hindi gaya ng dati, mabilis daw siya nitong sinugatan ng walang pasintabi. At sobrang laki pa raw ng sugat na ginawa nito sa kanyang hinlalaki. Umagos ang napakaraming dugo na agad naman itong hinalo sa paint. Hindi ko sinasadya. Na-distract lang ako sa kwento mo. Wait, kukuha lang ako ng gamot. Kung wala ka sa sarili mo, sa susunod na lang natin to gawin. Hindi. I can handle this. Mabilis daw itong kumuha ng first aid kit. Habang ginagamot siya nito ay hindi pa rin daw matahimik si Mommy. Kung ano-ano ang binato niyang tanong dito, ano raw ba ang iniisip nito? Bakit wala ito sa sarili? At para bang gusto lang nitong patahimikin siya, kaya bigla nitong hinawakan ang kanyang ulo at sinunggaban siya ng mapusok na halik. Hindi nakapagsalita si Mommy lalo pat iba ang epekto ng halik ni Alvin sa kanya. Para raw siyang nalalasing at nawawala sa sarili pag hinahalikan ito. Pero hindi lang basta halikan ang nangyari. Dahil kagaya ng iba nilang pagkikita, may sexual na pangyayaring namagitan sa kanila. Pero ang hindi niya inaasahan
may kakaiba pa palang mangyayari sa gabing yun. Pagkatapos kasi ng ginawa nila, ay nakatulog daw si Mommy sa pagod. At laking gulat niya pagkagising niya nang... Alvin! Alvin, ano to? Bakit ako nakagapos? Oh, hubot-hubot pa ako! Ano ba? Shh! Relax ka lang. What the hell are you doing? Bakit pinipinturahan mo ang katawan ko? Teka, hindi to pintura eh. Dugo to! Tumigil ka nga! Ang ingay mo naman. Hayaan mo lang ako sa ginagawa ko. Promise ko sa'yo, magugustuhan mo to. Paano ko naman magugustuhan ang weird at nakakadiring bagay na ginagawa mo sa'kin? Don't worry. Dugo ng hayop ang ginamit ko. Hindi to dugo ng tao kagaya ng inaakala mo. Kaya please, calm down. Kahit kaninong dugo pa yan, ayoko pa rin! Pakawalan mo ako! Hindi raw nakinig si Alvin sa pakiusap niya. Paulit-ulit daw siyang sumigaw at nagmura pero nanatili itong kalmado at focused sa ginagawa. Miss Anne, nang mapuno raw ng dugo ng hayop ang katawan ni Mommy, ay pumaibabaw ito sa kanya. Ang sabi ni Alvin, fetish daw nito ang makipag-sex sa isang babae na naliligo sa dugo. Nagmakaawa ito kay Mommy na pagbigyan sa gusto nito. At dahil wala na rin naman siyang magagawa bilang nakagapos siya, pikit mata raw po niya itong hinayaang gawin ang gusto nito. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, ay nakagawa na siya ng desisyon. Ayan, kinalagan na kita. Mag-shower ka muna, maghahanda ako ng foods para sa atin. Ayoko na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Itigil na natin to. Isang malaking kalokohan ang lahat ng ito. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Oo. Umpisa pa lang, alam na natin mali itong ginagawa natin. Dahil ba to sa ginawa ko sa'yo kanina? Please, hindi na mauulit yon. Hindi ko lang talaga napigilan yung sarili ko. I understand kung nawirduhan ka sa ginawa ko. Pasensya na kung natakot kita pero hindi na talaga mauulit yon. Pangako. Hindi lang to tungkol sa ginawa mo kanina. Pero oo, aaminin kong yun ang nag-trigger sa akin na magdesisyon ng ganito. Habang nakikipagtali ka sa akin nang nakagapos ako at naliligo sa dugo ng hayop, na-realize ko na hindi na to tama. Kailangan ko nang itigil ang kahibangan ito. No, hindi pwede. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Gusto mo ako, diba? Mahal mo ako. Napapasaya kita. Ako lang yung nagparamdam sa'yo na maganda ka at pwedeng pagnasahan sa kabila ng edad mo. That's the problem. Masyado kong dinepende sa'yo ang kasiyahan ko. Kaya eto't nagagawa mo kong kontrole na gawin ang mga bagay na alam kong mali at hindi ko dapat gawin. Kung makapagsalita ka, parang demonyo ako sa paningin mo. At para bang ang linis-linis ng pagkatao mo? Tumigil ka nga, Divine. Ginusto mo rin naman lahat ng to, di ba? Hinayaan mong mangyari to. Kaya ako na mismo ang puputol dito. O sige, kung yan ang gusto mo, bahala ka. Pero hindi ako makakapangako na kaya kong itikom ang bibig ko. Anong ibig mong sabihin? Ginamit mo lang ako. Kaya hindi ako papayag na hindi ako makakagante. Pag iniwan mo ko, sasabihin ko sa asawa at anak mo ang lahat-lahat. Tignan lang natin kung anong mangyayari sa'yo pag isiniwalat kong sikreto mo. Are you threatening me? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi ako papayag. Dahil daw sa banta ni Alvin ay napilitan si Mommy na huwag makipaghiwalay dito. Patuloy pa rin itong si Alvin bilang driver niya. Pero tuwing niyayaya siya nitong pumunta sa apartment ay hindi na raw siya sumasama. Masyado raw na trauma si Mommy sa huling beses na nagpunta siya doon. Akala niya ay yun ang pinaka-worst na pwede niyang pagdaanan. Ang hindi alam ni Mommy, umpisa pa lang yun. Happy birthday, Paolo!
Thanks, Mom. Hindi na dapat kayo nag-abala. Hindi pwedeng hindi. This is a special occasion. Nagpunta lang ako ng airport para sunduin si Vanessa. Tapos, pagbalik ko, may birthday surprise na kayo para sa akin. Hello, tita. So glad to finally meet you in person po. Anong tita? You can call me Mom from now on, okay? Ikakasal na rin naman kayo ng anak ko very soon. Sige po, Mom. Better. And I'm so glad na nakita na rin tayo. Grabe, iha. Mas maganda ka pala sa personal. Thank you po. Halina kayo, kumain na tayo. I'm pretty sure gutom ka na. Sa haba ba naman ang flight mo? Don't worry. Ipinaayos ko na rin sa mga katulong ang room mo. Pwede kang magpahinga mamaya. Sinigurado kong komportable ang hihigaan mo. Miss Anne, nagsimula pong maging mas komplikado ang sitwasyon nung dumating sa Pilipinas ang fiancé kong si Vanessa. Pagkarating pa lang po kasi niya sa mansyon, napansin ko agad ang madilim na titig ni Alvin sa kanya. Hindi ko nga ma-explain kung bakit ganun na lang siya kung makatitig kay Vanessa. Wala rin naman po akong makuhang impression na baka may gusto siya dito o pinagnanasaan siya nito. Mas parang may galit siya dito na hindi ko rin naman alam kung saan ang gagaling. Kasi hindi naman sila magkakilala at hindi pa sila nagkita noon. Babe, anong nangyayari sa'yo? Iha, what happened? Okay ka lang ba? May nakita akong halimaw sa labas ng bintana. Ano? Kulay itim ang buong katawan niya, pula ang mga mata niya, mahaba ang kuko at saka matulis yung ngipin niya. He tried to break the window. Diyos ko, nasira nga ang bintana. Nakapasok ba siya? Opo. Susugurin niya na sana ako. Pero napaatras siya nung tinuto ko sa kanya yung suot kong crucifix. Natakot po siya, tumakbo palayo. Aswang. Totoo nga may aswang. At yung aswang na yun din ang pumatay kay Sally. Sigurado ako. Ma'am, please naman. Let's not jump into conclusions. Paimbestigahan muna natin to. Ano pang kailangang imbestigahan? Si Vanessa na mismo ang nakakita ng aswang na sinasabi ko. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Babe, sure ako sa nakita ko. I saw it with my own two eyes. Halimaw talaga yung nagtangkang pumatay sa akin. Miss Anne, nagmula sa isang religious na pamilya si Vanessa. Kaya naman palagi siyang may dalang religious items pag bumabiyahe. Mabuti na lang at suot niya ang crucifix ng gabing yun. Hindi pa rin po ako fully convinced na may aswang nga sa bahay namin, pero sa point na yon, unti-unti ko nang kinoconsider ang possibility. Kasi imposible namang guni-guni lang ni Vanessa ang kanyang nakita. Naisip ko po na gumawa ng sarili kong investigasyon. Kailangan kong malaman kung totoo ngang may aswang at kung paano ito nakakapasok sa amin. Good evening po, sir. Good evening din. Di ka pa pala umuwi. Mamaya pong konti, uwi na rin ako. Ah, sir, hindi naman sa pakikialam pero narinig ko po kasi yung tungkol sa nangyari kay Ma'am Vanessa nung nakaraang gabi. Sinugod daw siya ng aswang. Yeah, I know. Sounds crazy. May mga aswang pa pala sa panahon ngayon? Hindi po sila nawala kailanman. In fact, nakibagi pa nga sila sa modernong panahon upang makasurvive. Bakit naman parang alam na alam mo ang tungkol sa mga aswang? May fascination po kasi ako sa mga kwentong aswang eh. Kaya palagi rin po akong nagre-research tungkol sa kanila. Masasabi ko pong kahit papano, marami akong alam sa mga aswang. Kung paano sila kumilos, kung paano sila mag-isip. Kung di nyo po natatanong, may collection pa nga po ako ng mga pangontra sa aswang eh. Talaga ba? Opo, nasa apartment ko. Marami na po ako nakukolek sa paglipas ng mga taon. Gusto nyo po bang makita? Tsaka kung gusto nyo po, pwede ko rin kayong bigyan. Baka makatulong sa inyo. Naku, okay lang ba? Pero collection mo kasi yun eh.
Walang problema, sir. Tsaka may kakilala rin akong albularyo na magaling sumugpo ng aswang. Pwedeng-pwede ko kayong dalhin sa kanya. Thanks, Alvin. Malaking tulong yan. Dahil sa kagustuhan kong protektahan ang pamilya ko at si Vanessa, naniwala po ako kay Alvin. Siguro out of desperation at curiosity na rin kaya ako sumama sa kanya sa apartment niya. Miss Anne, maliit lang ang unit niya. Tahimik din ang nasabing lugar at halos wala akong nakita o narinig na kapitbahay sa paligid. Unang kumuha ng atensyon ko ay ang mga dark paintings niya. Sobrang bigat tingnan ng mga ito. Dahil hindi rin naman ako mahilig sa art kaya hindi rin ako nagkaroon ng interpretation sa mga guhit niya. Pero parang may tema itong lungkot, galit, at dahas. Ipinakita niya rin po sa akin ang mga koleksyon niya ng pangontra sa aswang. May mga maliliit na botelyang may lamang langis, halaman at ugat. Meron ding mga medalyon in weird shapes at objects na di ko ma-explain kung ano. Miss Anne, parang may off po sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko siya magawang paniwalaan. Para bang niloloko niya lang ako. Look, na-appreciate ko ang kagustuhan mong tulungan kami, pero what the hell? Anong problema mo? Bakit mo ako hinaligan? Matagal ko na itong gustong gawin. Nung unang beses pa lang kitang nakita, gusto na kitang yakapin at haligan. Are you gay? Hindi na mahalaga kung ano ako. Ang importante ay kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Paolo, gusto kita. Gustong-gusto kita. Matagal na kitang tinitignan at pinagnanasahan ng palihim. Isipin mo na lang na isa akong secret admirer. Pero ngayon, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. I'm sorry, pero hindi ko kayang... Alam kong gusto mo rin ako. Nakikita ko sa mga mata mo, nararamdaman ko. You're delusional. Walang mali sa nararamdaman mo, Paolo. Ano ngayon kung may gusto ka sa kapwa mo na laki? Walang mali doon, pagbigyan mo ang sarili mo. Hayaan mo ang sarili mo na maging malaya. Nahihibang ka na. Bitawan mo nga ako. Aalis na ako. Hindi, Paolo. Hindi ka pwedeng umalis. Alvin, tigilan mo ako bago pa mawala ang respeto ko sa'yo. Hindi, Paolo. Mula ngayon, akin ka. Akin ka lang. Sa sobrang galit ko po ay sinuntok ko siya. Pero mabilis po siyang nakailag. Sinubukan ko po siyang suntukin ulit pero nanlaban siya. Miss Anne, kinilabutan po ako sa lakas na pinapakita niya. Bigla po niya akong itinulak sa sahig at tumilapon po ako sa sobrang lakas ng impact ng ginawa niya. Humahangos po siya at parang nag-aapoy ang kanyang mga mata. Pagod na akong pagnasahan ka ng palihim, Paolo. Ngayon ay aangkinin na kita. Walang hiya ka. Inilapit po niya ang kanyang mukha sa akin para bang akma niya akong hahalikan pero natigilan po ako sa nakita ko. Napatitig po kasi ako sa mga mata niya at laking gulat ko nang makitang baliktad ang reflection ko sa mga mata niya. Teka, bakit? Paanong... Siguro naman ngayon maniniwala ka na sa aswang. Isa kang aswang? Kitang-kita po ng dalawa kong mga mata kung paano nagbago ang kanyang itsura. Napunit po ang suot niyang damit dahil sa biglang paglaki ng kanyang katawan. Naging kulay itim ang kanyang katawan, Miss Anne. Pulang-pula ang mga mata, matutulis at mahahaba ang kuko at talaga namang nakakakilabot tingnan ang kanyang mukha. Dito ko na-realize na tama nga si Mommy at maaaring si Alvin mismo ang pumatay kay Sally. At baka siya rin mismo ang nagtangkang sumugod kay Vanessa. Ikaw ba ang aswang na gustong manakit sa mga mahal ko sa buhay? Gusto ko lang na maging akin ka.
Ginagawa ko lang ang lahat ng to dahil mahal kita. Pwes, kinasusuklaman kita, Alvin. Demonyo kang aswang ka. Hindi mo na masasaktan ang mga mahal ko sa buhay. Akin ka, Paolo. Akin ka. Sumama ka sa akin kung ayaw mong mapahamak sila. Papatayin kitang aswang ka. Kinapa ko po sa aking bulsa ang crucifix na pinadala ni Vanessa sa akin. Mula po kasi nung sinugod siya ng aswang, ay naging paranoid na siya. Kaya naman palagi niya itong pinapadala sa akin. Hindi ko naman po in-expect na magagamit ko ito sa gabing yun. Inilabas ko ang crucifix at itinutok sa aswang. Nakalayo po siya sa akin, sumisigaw pa rin dahil nakatutok sa kanya ang crucifix. Alam ko pong hindi niya ako malalapitan dahil sa dala ko. Pero alam ko rin na any moment ay makakaisip siya ng paraan para sugurin ako. Wala akong alam sa mga aswang, hindi ko alam kung paano mag-isip at kumilos ang mga katulad niya. Kaya naisip ko pong kunin ang pagkakataong yon para tumakas. Hindi pa tayo tapos, Alvin! Magbabayad ka sa mga ginawa mo! Sinabi ko kay Mommy ang tungkol sa ginawa ni Alvin. Dahil dito ay sinabi niya rin sa akin ang lahat-lahat mula nung unang beses silang nagkakilala ni Alvin at kung paano siya nito pinagbabantaan. Patawarin mo ko, iho. Hindi ako dapat nagpadala sa nararamdaman ko. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ng lalaking yon. Tama na po. Nandito na to eh. Imbis na magsisihan, gawan na lang po natin ang paraan. Masyado akong nagpadala sa sakit at kalungkutan ko. Kaya ginamit naman ni Alvin ang kahinaan ko. Pero maniwala ka, iho. Hindi ko in-expect na aabot sa ganito. I understand, Mom. Kahit sino naman sa atin ay hindi inakalang aswang pala ang lalaking yun. Miss Anne, pagkatapos po ng engkwentro namin ay hindi na bumalik si Alvin sa bahay namin. Pero hindi pa rin po kami tumigil sa pagiging alerto. Masaya ako na napag-usapan niyo ng maayos ng mami mong tungkol kay Alvin. Yeah. To be honest with you, nahirapan akong i-process ang mga nalaman ko mula sa kanya. Pero who am I to judge her? Isa pa, kahit pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo, she is still my mom. Tama ka. At ang importante, pinagsisisihan niya ang ginawa niya. Ina-acknowledge siya yung pagkakamali niya. The best thing na pwede natin gawin, tulungan siya sa abot ng makakaya natin. Tama ka, babe. Anyway, umuwi na tayo. Alam kong kanina ka pa inaantok. Napansin mo pala. Kanina pa akong humihikab sa lamay kanina eh. Oo no, ilang beses kitang nakita na humihikab. Humanap lang talaga ako ng tiyempo para makapagpaalam sa mga magulang ni Tim. Kawawa yung kaibigan mo, no? He's too young to die. Tsaka, kawawa rin yung asawa at anak niya. Nawalan sila ng padre de familia because of a horrible accident. Oo nga eh. I feel bad for them. Nagmamaneho po ako nun pa uwi nang mapansin kong parang may sumusunod sa amin. Para lang itong anino sa sobrang bilis kong kumilos. Para bang tinatangay lang ito ng hangin. Sa sobrang liksi nitong kumilos, ni hindi na ako sigurado kung totoo ba ang nakikita ko. Nagduda na rin tuloy ako na baka nag-hallucinate lang ako. Regardless, ayokong magpakakumpiyansa. Babe! Dahan-dahan naman ang pagmamaneho. Ang dinig pa naman itong tinadaanan natin. Grabe, wala man lamang nakaisip na lagyan ng poste ng ilaw ang lugar na to. Babe, parang may sumusunod sa atin. Huh? Wala naman akong nakikita. Yeah, hindi rin ako ganun kasigurado. Pero kailangan natin magdoble ingat.
Babe, you're scaring me. Binibilisan ko ang pagmamaneho kasi kailangan nating makalayo sa lugar na to. Masyadong madilim dito. Mapanganib. Pero konti na lang at makakarating na tayo sa main road. Mas maliwanag na doon at mas safe. Ano yun? Nakakainis! Sumabog yata yung gulong. Masyado ko yata na pwersa sa pagpapatakbo. Teka lang, papalitan ko lang yung gulong. Teka, huwag ka lang mabas. It's too dangerous. Let's just call someone. Lalo lang tayong matatagalan kung tatawag pa tayo ng ibang tao. Isa pa, I don't think na may pupunta dito, no? Pero babe... Sandali lang ako, babe. Promise. Are you sure? Yes, babe. Sure ako. Huwag ka matakot, okay? Nandito lang ako. Okay. Ay, sumabog nga yung gulong. Babe, papalitan ko muna. Sandali lang to, promise. Bilisan mo, please. Natatakot ako dito. Oo, sandali lang talaga. Mabilis po akong kumilos para palitan ang gulong ng kotse. Kinikilabutan kasi ako sa sobrang dilim at tahimik ng lugar. Naalala ko rin yung parang aninong nakasunod sa amin kanina. Maaring guni-guni ko lang yon, pero pagkatapos ng mga nalaman ko lately, ayokong maging kumpiyansa. Napahinto po ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang malakas na pagsigaw ni Vanessa mula sa loob ng kotse. Naalarma po ako kaya mabilis akong tumayo at pinuntahan siya, pero... Babe! Babe! Ano nangyayari? Buksan mo ang pinto! Miss Anne, nanlaki po ang mga mata ko nang makita ang isang aswang na nasa loob ng kotse. Sinasakal nito si Vanessa. Nakabukas ang bibig at tumutulo ang laway. Base sa itsura ng aswang na umaatake kay Vanessa, hindi ako pwedeng magkamali. Si Alvin yun. Hindi. Hindi, ayup ka, Alvin. Layo naman si Vanessa. Tulong! Tulungan mo! Babe! Ililigtas kita! Hayop ka, Alvin! Demonyo ka! Sa kasamaang palad, huli na po ako, Miss Anne. Nang mabuksan ko ang kotse, ay wala ng buhay si Vanessa. Nakabulagta siya. Gutay-gutay ang lamang loob at naliligo na sa sariling dugo. Mabilis na rin nakaalis ang aswang at hindi ko na nagawa pang habulin. No, Vanessa, babe, please, wag. Gumuho po ang mundo ko nung namatay si Vanessa. Hindi ko matanggap ang nangyari. Sinisi pa ako ng parents niya dahil sa kapabayaan ko sa anak nila. Wala akong nagawa para ipagtanggol ang sarili ko dahil ako mismo, sinisisi ko rin po ang aking sarili. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta kong fiance. Wala akong nagawa para iligtas siya mula sa aswang. Kaya naman po, naging determinado akong bigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanya. Hindi ko man siya nagawang iligtas kahit maipaghiganti ko man lang ang brutal na pagkamatay niya. Ma'am, sigurado ba kayong dito talaga nakita yung albularyong sinasabi niyo? Oo, ito ang lugar na itinuro ng kakilala ko. Hindi ko naman inexpect na sobrang maputik at mabaho pala dito. Nasusuka na nga ako eh. Mukha kasing pigari ang lugar na to. Paano namang magkakaroon ng albularyo dito? Dahil hindi ako pangkaraniwang albularyo. Kayo po ba si Mang Efren? Ako nga. Sumunod kayo sa akin. Dinala niya po kami sa isang maliit na kubo, malapit lang sa piggery. Madilim sa loob, isang maliit na lampara lang ang ilaw. Pero kapansin-pansin ang iba't ibang mga kasangkapang nakadisplay doon.
Weird yung mga hugis at itsura. Parang mga anting-anting na di ko ma-explain. May napansin din akong maraming bote na may lamang puting likido. Ano pong laman ng mga to? Similya to ng baboy. Ano? Similya ng baboy na hinaluan ng langis at bawang. Pangontra sa aswang. Ano naman pong kinalaman ng similya ng baboy sa mga aswang? Naikwento na sa akin ng kaibigan mo, Divine, ang inyong pinagdadaanan. Biktima kayo ng isang lalaking aswang na nagnanasa sa kanyang kapwa lalaki. Kung pangkaraniwang tao, ang tawag sa mga kagaya niya ay bakla. Pero dahil isa siyang aswang, ang tawag sa kanya ay agitot. Itong similya ng baboy ang kukuha sa atensyon ng aswang. Mawawala ito sa sarili. Kaya magkakaroon kayo ng pagkakataon na sugurin ito gamit ang iba't ibang mga pangontra. Agitot? Ngayon ko lang narinig yan. Hindi pangkaraniwang uri ng aswang ang agitot. Sa katunayan, hindi sila ganun karami. At marami rin ang hindi naniniwalang totoo sila. Pero base sa mga karanasan ko bilang albularyo, naniniwala akong merong mga agitot. At mabisang pangontra sa kanila ang similya. Maaring weirdo itong pakinggan para sa inyo. Pero ito ang totoo. Ang similya ang magiging mabisang panlaban nyo sa agitot. Anong kailangan namin gawin upang makaganti sa kanya? Hindi na po namin siya mahanap. Kailangan ko siyang makaharap at bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng fiancé ko. Pwede tayong magsagawa ng ritual upang tawagin siya. Pag ginawa natin to, mangangati ang agitot at hindi mapapakali. Hanggang sa siya na mismo ang magpakita sa atin. Pag nangyari yon, pwede nyo nang gawin kung anong gusto nyong gawin sa kanya. Paano natin maisasagawa ang ritual? Kailangan may makuha kayong isang bagay na sobrang mahalaga sa kanya. Ang bagay na ito ang gagamitin natin sa ritual bilang kasangkapan upang tawagin ang agitot. Paano naman tayo makakakuha ng mahalagang gamit niya? Puntahan natin ang apartment niya. Sigurado kung may makukuha tayo ron. Hindi ko rin alam kung saan nagpuntang magaling na lalaking yun. Ni hindi pa nga yun nakakapagbayad ng utang eh. Walang niya na utakan pa ako ang hirap-hirap na nga ng buhay. May offer ako. Kung hahayaan mo kaming makapasok sa unit niya, ako na ang magbabayad ng renta niya. Kahit doblehin ko pa. Please naman po. Importanteng-importante po talaga na makapasok kami sa unit niya. Eh, wala naman akong pakailan kahit kunin niyo mga gamit ang hayop na yun. O sige, tinatanggap ko ang offer niyo. Maraming salamat po. Miss Anne, nakapasok nga po kami sa apartment ni Alvin. Nagkalat ang mga gamit niya sa loob at sobrang dumi ng paligid. Natumba ang ilan sa mga paintings niya at nagkalat ang mga pintura sa dingding at sahig. Parang dinaanan ng bagyo ang buong unit. Pero hindi na po namin ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Ginawa na namin agad kung anong pakay namin doon. Pareho kami nang naisip ni Mommy na ang pinakamahalagang bagay para kay Alvin ay ang kanyang painting materials. Ito ang kailangan natin. Kung may importanteng bagay man para kay Alvin, itong paintbrush niya. Ito ang pinakaginagamit niya bilang isang painter. Tama ka, ma'am. At tara na po. Dalhin na natin tong paintbrush kay Mang Efren. Iho, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ipaalala sa'yo kung gaano kadelikado tong bagay na gagawin natin. Alam ko po yun. Pero hindi ako aatras. Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Vanessa. Walang awa siyang pinatay ng demonyong aswang na yun. Kaya igaganti ko siya. Isinusumpa ako. Ako naman ay nakahandang gawin ang lahat para itama ang pagkakamali ko. Sisingsisi ako na nakipaglapit ako kay Alvin at pinapasok siya sa buhay natin. Kaya magkasabay natin siyang haharapin at pagbabayarin sa kasalanan niya.
Hindi na po kami nag-aksaya ng oras at bumalik na kay Mang Efren. Unang kita pa lang niya sa dala naming paintbrush ni Alvin ay alam na niyang mabigat ang koneksyon ng bagay na ito sa hinahabol naming aswang. Tinuruan niya po kami ng isang ritual upang isummon ang isang aswang. Pero kailangan daw namin itong gawin sa loob ng simenteryo at sa hating gabi upang magkaroon ito ng epekto sa aswang. Pareho kaming kinalabutan ni Mommy pero nandun na kami at huli na para umatras pa. Ipinangako na rin namin sa mga sarili namin na hinding-hindi kami susuko. Manatili tayong nakahawak sa kamay ng isa't isa. Walang bibitiw habang sinasambit natin ang mga salitang itinuro ko sa inyo. Maliwanag ba yon? Opo, Mang Efren. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sa lihim na lugar ng dilim at kagubatan, tinatawag kita, mapanglaw na nila lang. Aswang, lumabas ka mula sa iyong pagkakahimbing. Sa aming tawag, ipakita ang iyong kapangyarihan at halimaw na lakas. Sumama ka sa amin, makisama't magdusa, sa dilim ng gabi't pighati ng kaluluwa. Aswang, aming hinihiling ang iyong presensya. Sa tingin ko, nandito na siya. Huwag kayong matakot. May dala tayong mga pangontra. Patahimikin niyo na ako. Umalis na ako, di ba? Lumayo na ako. Pagkatapos mong patayin si Vanessa, gusto mong patahimikin ka namin. Hindi mo makukuha ang katahimikan gusto mo. Demonyong aswang ka. Isang malaking pagkakamali na nakipaglapit ako sa'yo. Hayop ka! Hindi ako dapat nagpadala sa pangmamanipula mo. Si Paolo, siya lang naman ang gusto ko eh. Gusto ko lang naman siyang maging akin. Kahit kailan, hindi ako magiging sayo. Nababaliw ka na. Oo, tama ka. Baliw na baliw nga ako sayo. Nung una sabi ko lang sa sarili ko, magiging secret admirer mo lang ako. Mamahalin na kita ng palihim. Pero na-realize ko na kung hindi ka magiging akin, mas maganda pang wala rin ibang makakuha sa'yo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Naiinis ako sa kalandian ni Sally. Kahit alam kong hindi mo naman siya gusto, pero pinapansin mo pa rin siya. Nakukuha niya ang atensyon mo dahil sa kalandian niya. Naiinggit ako. Kaya mo siya pinatay. Tama nga ako. Pinatay mo nga si Sally, ayop ka. Oo. At hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Kung pwede kong ibalik ang panahon, papatayin ko pa rin siya. Demonyo ka nga talaga. Siguro nga demonyo ako. Kasi nagawa kong patayin si Vanessa. Pero isa rin itong desisyon na hindi ko pinagsisisihan. Tuwing naiisip ko na mahal mo siya at pag-aari ka niya, para akong pinapatay sa inggit. Kaya tama lang na pinatay ko siya. Hayop ka! Paolo, anak! Papatayin kita! Diyos ko! Bigla pong nag-anyong aswang si Alvin sa harap mismo namin. Kitang-kita po namin ang kanyang nakakapangilabot na itsura, Miss Anne. Kita po sa kanyang mukha ang labis na galit at desperasyon. Pero hindi po ako nagpadala sa takot. Inalala ko kung paano niya pinatay si Vanessa. Kaya naman sumugod pa rin ako at nakipaglaban sa kanya. Paolo! Mag-iingat ka! Nahirapan po akong labanan siya dahil hindi po madaling tumbasan ang lakas ng isang aswang na tulad niya. Pero hindi pa rin ako sumuko at tinuloy ko ang pakikipaglaban sa kanya. Ilang beses po akong natumba at nasugatan ng matutulis niyang kuko. Naramdaman ko na rin ang sakit ng katawan dahil sa maraming beses akong natumba. Ilang beses niya akong tinangkang sugurin pero mabuti na lang at nakakaibos ako. Hanggang sa hindi ko na po nakayanan ang pagod ko.
Muli po akong bumagsak at nahirapan ng bumangon muli. Iho, tumayo ka. Parating na ang aswang susugurin ka niya. Ma'am! Hindi! Akmang tatalo na sana si Alvin papunta sa akin para lapain ako. Mabuti na lang at mabilis ang kilos ni Mommy. Itinapon po niya sa direksyon ng aswang ang isang boteng may lamang similya ng baboy. Nakabukas po yun kaya nagkalat ang similya sa katawan ng aswang. Laking gulat po namin nang otomatiko itong huminto sa planong pagsugod sa akin. Hindi ito mapakali habang kinakapa ang katawang puno ng similya. Kinuha naman po nito ang bote at dinilaan na parabang sinisimot ang natitirang similya sa loob nun. Totoo nga sinabi mo, Mang Efren. Mabisang panlaban niya ito sa Agitot. Paulo, samantalahin mo ang pagkakataon. Uuwala siya sa sarili. Mahina ang Agitot ngayon. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Tatapusin ko na ang kademonyohan ng aswang na to. Miss Anne, kahit na nahihirapan ay pinilit ko po ang sarili kong tumayo. Pagkatapos ay nilabas ko po mula sa aking likuran ang dalakong buntot ng pagi. Walang kamalay-malay si Alvin na habang hawak niya ang boteng may similya ay sinusugod ko na pala siya upang patayin. Mamatay ka na! Demonyo ka! Wala na siya. Wala na ang aswang. Tapos na. Sa wakas. Nagawa natin. Nagawa natin. Iho, are you sure na babalik ka na sa Amerika? Mamimiss kita. Tsaka, wala kang kasama ron. Alam kong nagluluksa ka pa sa pagkamatay ni Vanessa. Kaya ayoko sanang mag-isa ka ron. Huwag po kayong mag-alala sa akin, ma'am. I can handle myself. Oo, nagluluksa pa rin po ako pero nag-promise ako na mas aayusin ko pa ang buhay ko para sa alaala ni Vanessa. Basta tumawag ka palagi, ha? Nandito lang ako para sa'yo, iho. You can call me anytime. Ikaw nga pong inaalala ko eh. Ngayong hiwalay na kayo ni Dad. Don't worry about me. Hindi ako malungkot. In fact, maluwag sa loob ko ang naging desisyon ko. Dapat ay matagal na akong nakipaghiwalay sa dad niyo. Alam ko naman pong nagtatabang-tabangan ka lang, ma'am. Kaya if you need someone to talk to, nandito lang po ako. Okay? Thank you, iho. I love you. I love you too, ma'am. Miss Anne, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakahanap ng ibang babae. Si Vanessa pa rin po ang laman ng puso ko. I hope and pray na darating ang araw na makakahanap ako ng tamang babae na kaya kong mahalin kung paano ko minahal si Vanessa. O higit pa doon. Pero kung hindi naman dumating ang panahong yon, okay lang din po sa akin. Kahit papaano ay masaya naman po ako sa buhay ko ngayon dito sa United States. At kahit nasa ibang bansa pa ako, lagi pa rin akong nakikinig ng mga kwento dito sa Kwentong Takip Silim. Si Mommy naman po ay umuwi na sa probinsya nila sa Pampanga. Kasama niya ngayon ang aking mga tito at tita doon. At alam niyo po bang silent listener din po siya sa inyong YouTube channels? Palagi pa rin po kami nag-uusap. Pero tila pa may silent agreement kami na huwag nang pag-usapan pa ang tungkol kay Alvin. Pero kahit pinipilit namin siyang huwag alalahanin, hindi namin pwedeng i-deny ang katotohanang minsay nasira ang buhay namin dahil sa isang aswang.
Miss Anne, dito po nagtatapos ang kwentong gusto kong i-share sa inyo. Sana po ay mapili niyo ito at magustuhan ng mga listener. Thank you very much, and may God bless us all.